Ito na yung resulta sa aking buhok na kinulayan at kung ano ang kulay ng aking salamin sa mata, ganun din ang kulay sa aking buhok. Ayan, halos pareho daw. Ito ay kulay ng good morning, tayo ay magkulay ng buhok dahil marami na tayong puti. Ayan ang puti ko, ayan kita na ka talaga yung puti ko. Gagamitin natin ay old mask spa, gagamitin natin ay number 62. Nakalagay dito, dark matte blonde. Para may iba naman yung kulay, lakas na karaan ay ginamit ko ay dark blonde. Bali, ang gagamitin ko lang ay haluan natin ng konti ng dark blonde na remote. Yan. Remote. Haluan ko lang ng konti lang ng dark na sa remote para hindi naman masyadong kasi medyo light kasi ito eh. Yan. Ang gagamitin ay yan. Number 62. Ayan, para makita niyo ha, dark matte blonde. Bali, kalahati ang gagamitin ko dito, kalahati. Tapos ito ay dark blonde. Konti lang, haluan lang natin ng konti dark blonde. Ito na, kumuha na ako ng konti. At kailangan natin ng supply. Ayan, supply. Tapos yung brush. Ayan, may brush na siya. At kailangan din natin ng remote ng 9% colon hydrox. Ayan. Maglagay tayo dyan at ihalo na natin. At kung ano kadami, ganun din kadami. Pero medyo babawasan ko ng konti na hydrox. 90% na collagen hydrox. Shake-shake muna natin bago natin ihalo. Ayan. Bubuksan pa natin. Hindi pa natin nabuksan. Ayan. Ito yung pangbukas niya. Tusukin na. Tapos mag-add na tayo. Ayan, bali kalahati lang ibang kulay niya parang may pagka-pink, no? Ayan. Pero pag nilagay na yan sa buhok para na so, nag-add tayo ng kalahati na dark matte blonde. Kalahati na siya. Ito na siya. Ayan. Para siyang mukhang pink. Pahaluan natin yan ng collagen hydrox. Shake muna tapos at na tayo dati naglagay pa ko ng keratin na isang kutsara so, ito ang konti na natin ilagay at haluan na natin natin maglalagay ng keratin na ano cream kasi mag ano naman tayo magkukondisyoner naman tayo sa buhok. Bali, sa akin ginagawa ko isang oras para sure dikit na dikit sa aking buhok. Ayan, wag lang isagad sa ating anit para hindi mahapdi kasi. Ayan, mix na siya. Pero bago natin i-apply sa ating buhok ay pahingay muna natin na kahit 5 minutes para sumingaw lang yung pinaka-chemical niya. Ating gloves. So, para hindi mahapdi na. Ayan, kailangan din natin ito para hindi dumikit inalis ko yung rubber sobrang init at naramdaman ko pinapawisan ko ito dahil ito na lang ang pinag-apply may maraming dito kasi sanay ako mag-apply dito sa ibabaw ganito yung nalang importante na may ibabaw siyempre natin kasi sa ito banda ay may kulay na yan tapos mag-blend na may napakasin supply natin magpapantay na kailangan tiyaga-tiyaga lang tayo mag-apply sa pagkukulay sa ating buhok para hindi natin pupunta sa parlor dahil mahirap pumunta sa parlor, pila-pila at maraming mga customer doon. Tayo na lang, pwede naman makakatipid pa tayo at tiyaga-tiyaga lang sa pagkukulay sa ating buhok. Basta mayroon lang tayong salamin sa likod at panakikita natin kung paano ginagawa natin. Ako lang talaga nakukulay sa aking buhok. Every 2 months, kinukulayan ko na yan para pag nakita ko na may puti ang buhok ko, kinukulayan ko na yan para naman ay hindi laging may nakikita kang puti sa buhok mo.
kahit ang kakangalay, mag-apply ng kulay sabok sa puti natin, at least maging beauty naman ating buhok. Siyempre, pati si Bey maging beauty rin. Ayan, malapit na tayo matapos pagkukulay sa ating buhok. Ayan, suklay-suklay para maging balance yung pagkukulay sa ating buhok. I-blend-blend lang natin yan. At ayan, tapos na tayo dyan sa pagkukulay ng buhok. Babalutin na natin at maggawin natin isang oras. Pagbalo lang natin, nakakaligo na. Medyo parang may konting pagka-green yan, light green, kasi dark matte nga yan, dark matte blonde. At yun muna natin yung buhok natin. Hindi na ako mag-ano kasi sa buhayin, hindi natin mag-blow it. So, mag-blow na naman tayo. Salamat sa panonood. Dito si Bey. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi po tayong updated sa ating bagong video. At huwag magkalimutang like and share and comment. Bye-bye!